ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ayan, may isang lalaki na makisig. At kanina pa nagkatayo sa tabi ng pader na yan. At lingon ng lingon. Ayan na siya, ayan na. Palagay ko, yan na yung gumagalang magnanakaw. Wala nang iba. Kung ganoon, tignan nyo kung saan pupunta ang lalaki yan. Baka may kontak siya dito sa atin. Oo nga, Kap. Hintayin natin kung saan pupunta ang lalaking yan. O yan o, ayan o. Parang may nilaman-manan. Kanina pa nakatayo dyan eh. Sino kaya ang lalaking yan? Kailangan mahuli natin kagad para tumigil na ang nakawan dito. Binabatikos na naman ako sa social media. Sabi nila, tutulog-tulog daw ako sa pansitan. Ha? Kap, ayan na o, ayan na. Lumalakad na yung lalaki. Oo nga. Titingnan natin kung saan siya pupunta. Ano, nawala na siya. Dito naman sa kabilang CCTV. Baka nagip. Subukan natin. Nasaan yung lalaki? Nawala na. Kap, tingnan mo. Nasa harapan na siya ng tindahan nila, Darwina, oh. Ha? Nakita mo ba yung Kap? Si Bebang? Pinapasok na yung lalaki. Oo nga, tama. Si Bebang nga yung sumalubong sa kanya. At pumasok sila sa loob ng bahay nila. Kung ganun, Kap, wala nang ibang pinagtataguan ng magnanakaw, kundi kila Darwina. Yun kaya yung dating boyfriend ni Bebang na nagngangalang Rude. Nako, hindi ko alam, Kap. Mabuti pa. Kausapin natin si Alan Bebang at Darwina. Tanungin natin sila kung sino ang lalaking yun na nakita natin sa CCTV. Sige, kagawad, Gusteng. Tawagin mo ang mga ibang kagawad para marami tayong magtatanong sa kanila at hindi sila makapagsisinungaling. Ginoo, ito, kumain ka muna. Alam kong gutom na gutom ka na. Maraming salamat, Binibini. Ako nga pala si Bebang. Pamangkin ko yung kasama ko. Ikaw, anong pangalan mo at anong sadya mo rito sa amin? Ako si Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Isa akong kawal ng Diyos. Ha? Isa kang kawal ng Diyos? Ibig sabihin, isa kang pare? Ganun na nga. Pero kung tawagin kami ay pastor at tinatawag din akong appointed son of God. Ganun ba? Teka, may kilala ka ba rito sa amin? Wala akong kilala dito. Pero gusto kong magpatayo ng simbahan sa lugar na ito para maligtas ang lahat sa kasalanan. Ay, sayang. Isa pala siyang alagad ng Diyos. Naghahanap ako ng mauupahang bahay para matirahan ko. Habang naghahanap ako ng lugar na maaaring pagtayuan ng simbahan. Huwag ka nang maghanap, pa Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Dito ka na lang. Bibigyan kita ng malaking discount. Ganun ba? Sige, maraming salamat sa iyo. Huwag kang mag-alala. Isasama kita sa panalangin ko na sana'y pagpalain ka at ng mga anak mo. Nako, wala po akong anak. Sa katunayan, miss pa po ako. Ha, ganun ba? Tamang-tama. Single pa rin ako. Pastor Pedro Pinduco Bigsubere, Pedro Marquez Emmanuel Salvador!
Oh, Kagawad Gusting, di ba pupunta ninyo ngayon yung lalaking bisita na Aling Bebang? Ayo, Piling. Itong si Kapitan kasi, kung minsan padalos-dalos, ayun gusto niya, pupuntahan namin kaagad at palabasin yung lalaki. Ay nako, yung delikado. Ha? Huh? Bakit mo namang nasabing delikado? Eh, kakausapin lang naman siya at kikilalanin kung sino siya at bakit siya nandito. Ay, Piling, kailangan maniguro tayo. Eh, pinaghihinalaan masamang tao yun eh. Eh, dahil walang nakakakilala sa kanya, kundi sila Aling Bebang lang. Eh, paano kung wanted pala siya sa batas? Tapos, biglang mang hostage. Oh, di ba? Eh, ano ngayon ang plano ninyo, Kagawad? Eh, pinatawag ko sa polisi, ano, Veronica. At hihintayin namin silang dumating bago namin puntahan ang lalaking yon. Ano? Baka naman overkill na yung gagawin ninyo, Kagawad. Parang alam na alam ninyong masamang tao siya. Eh, mabuti na yung sigurado, Piling. Eh, kung totoong masamang tao yon, nako, malas niya. Baka mapapatay siya ng pulis. Pare, hindi ko na yata kaya ang sakit na nararamdaman ka. Aray ko. Ako rin, pare. Nako. Ano ba may ito, sakit pare? Pala ang mga babaeng yun na nakasiting natin. Aray ko. Ay, bakit aray kaya wala pa yung doktor? Kanina nako pa tayo dito eh. Hindi pa lumalabas. Oo nga eh. Eh, kailangan lumabas na siya para marisitahan na tayo. Aray ko! Pakiramdam ko eh, parang namamanit ang aking are. Kulit pare, sana lumabas na yung doktor. Halos magdadalawang oras na tayong naghihintay dito. Kailangan na katukin natin siya para lumabas na. Sige, tayo na. Katukin na natin, pare. Eh, ang tagal-tagal naman niya. Dito. Sige, katukin na. Doktor, lumabas ka na. Check-upin mo na kami. Hirap na hirap kami, doktor. Aray ko. Ha? Ano po yun? Doktor, pasinti po kami. Nasaan siya? Bakit hindi pa lumalabas? Ay nako, hindi nyo ba alam na puninarya ito? Ha? Ano? Puninarya ito? Bakit mo kami pinapasok? Eh, malay ko na, pasyente pa na kayo. Ang akala ko ay may kamag-anak kayong namatay, kaya pinapasok ko kayo. Ano? Patay. Magtatatlong oras na kaming naghintay. Pulinarya pala ito. Hindi klinika ng doktor. Pare, tama na. Mabuti pa eh. Umalis na tayo. Maghanap na tayo ng doktor. At siguraduhin natin hindi pulinarya. Malas. Malas. Malas! Naku, hayan Veronica. Nakakahi ang nangyari. Hindi pala masamang tao yung nandun kina Aling Bebang. Isa palang alagat ng Diyos. Oo nga eh. Ito kasing si Kagawad Gusting. Sinabi na ni Kap sa kanya na kausapin lang para makilala. Pero pinilit niyang tumawag ng pulis. Kaya yun, nagulat tuloy yung tao. Ano na nga bang pangalan ng lalaking yun? Si Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Plano pala niyang magtayo ng simbahan dito sa ating bayan. At dito pa sa barangay natin ang napili dahil mababait daw ang mga tao dito. Ha? Ganun ba? Sana hindi siya takutin nila Kagawad Asyong
at kagawad adong. Sana, kundi matatakot ang pastor na yon. Eh, maganda kung magtatayo siya ng simbahan dito para maturuan ang salita ng Diyos ang mga bata. Tama yung sinabi mo, Veronica. Dahil ang mga bata dito sa atin ay hindi na nakakarinig ng salita ng Diyos. Puro cellphone ang hawa. Ay, sinabi mo pa. Kaya dapat makapagpatayo na sila ng simbahan para magapan ang mga bata sa pagkakariwara nila. Kung ano-ano kasi ang naiisipan ng mga bata dito sa atin, sa halip na kabutihan, kasamaan ang napag-aaralan dahil hindi na nila pinapakinggan ang pangaral ng kanilang mga magulang. Eh, paano pa nila pakikinggan ang mga magulang nila? Eh, tutok na tutok sila sa kanilang cellphone. Halos hindi na nga sila nagtatrabaho sa kanilang bahay. Kain tulog lang ang ginagawa. Ay, nako. Kung ako'y magkakaanak, hindi ko papayagan na ganyan ang mangyayari sa anak ko. Tuturuan ko sila ng magandang asal. Hindi katulad ng mga bata dito sa atin na nakalimutan na nila ang po at opo. Ay bayaw, ang daming taong nakikinig kay Pastor Pedro Pinduco. Ay Pedro Marquez Emmanuel Salvador bayaw, hindi Pedro Pinduco. Ay ganun ba? Ay naku, ang daming nakikinig. At napakaganda ng mga paliwanag niya tungkol sa paniniwala natin sa Diyos. Ay oo bayaw, pati ako eh naantig ang puso ko sa sinabi niya tungkol sa kwan. Sa relasyon natin sa Diyos. Ay tama yung sinabi niya. Heh, sapul na sapul nga ako eh. Hindi na siya sana kwan, pike, na tulad ni Juan na kwan, yung Juan na dati. Eh, sana ba yaw ako rin. Alam mo, sapul sa mga pinagsasabi niya eh. Pero hindi ako nagagalit sa kanya. Kundi nagbabasalamat pa nga ako dahil naliliwanagan ang aking isipan. Eh, pareho lang pala tayo, bayaw. Teka, bayaw. Oh, bakit bayaw? Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng mundo. Si Bibang, pinupunasan ng pawis ni Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Halos makapaghalikan na silang dalawa. Parang nagkakaigyan sila. Katulad din yata siya ni Pastor Juan. Oy, bayaw! Anong nangyayari sa'yo? Ha? Bayaw! Patay ako ng tao, bayaw! Makakapatay ako ng tao! Bayaw! Bakit kaya biglang nagkaganoon si Bayaw? Ay, ang ganda-ganda ng kwentuhan namin tungkol kay Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Biglang nakatikom ang mga kamao at sinabing gustong pumatay ng tao. Ay kuya, mabuti naman at maaga kang umuwi ngayon. Eh, hindi kasi natuloy ang sangguni ang bayan session eh ngayon. Dahil ginagawa pa yung session hall. Hindi pa tapos. Kaya baka sa susunod na linggo na kami magse-session. Ganun ba kuya? Ay, tamang-tama. Maghahanda na ako ng paborito mong ulam. Pero mamasahiin mo na kita, kuya. Ay, nako. Huwag na po niyang. Ang bantot-bantot mo eh. Tapos mamasahiin mo ako. Tapos na akong minasahin ni Tindin. Ano, huwag ka na rin magluto dahil kakain kami sa labas mamaya. Ah, kuya! Ano pang ginagawa mo? Medyo lumayo-layo ka nga sa akin. Ang bantot-bantot mo eh. Ha,
Kuya? Naku, umarte ka na naman. Akala mo ba makukuha mo ako sa mga ganyang arte mo? Hindi po niyang. Marami ka nang nagawang kasalanan sa akin. Ay, sabi ka na, kuya. Ayun, umalis na. Ang bantun-bantun. Tapos iiyak-iyak. Akala niya yata bagay niya ang umiyak. Eh, naku, parang nayuping lata ng soft drinks. Ang pangit. Agaton, ako ang iyong konsensya. Ikaw na mapag-api sa sariling kapatid. Pakinggan mo ito. Ayon sa Lucas 14:26, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. O hayag, malinaw yan na sinabi ng Diyos, kaya huwag na huwag mong aapihin ang iyong kapatid. Ah, ha, pati konsensya ko. Ay, durbil na ang tunog. Ay, nako, nagkasala na naman ako. Ay, Panginoon, patawad. Pare Adong, nasaksihan mo bang nasaksihan ko? Oo, pare. Nasaksihan ko rin. Oh. Nakakagamot pala ang Pedro Marquez Emmanuel Salvador na iyon. Ano kaya kung subukan nating lumapit sa kanya? Eh, sige pare. Baka sakaling mapagaling din tayo. Narinig ko kasi sinabing adopted son pala siya ng Diyos. Sabi niya, ang mabisang magpapagaling daw sa sakit ang tunay na pananampalataya. Walang problema, pare. Di manampalataya din tayo. Aray ko. Ha? Aray, subukan natin lahat, pare, para gumaling itong sakit natin. Aray. Paano kung tatanungin niya ako kung ano yung sakit natin? Alam nga na sasabihin natin sakit ito sa nakuha natin sa bayarang babae, pare. Di balin na, pare. Ha? Sabihin na natin ng totoo kaysa magtiis tayo sa hakdi at kirot. Halika na, pare. Puntaan natin sa bahay nila, Bibang. Teka, pare. Nag-iisip ako kung anong magandang idadahilan natin para hindi naman tayo kahiyahiya. Papare, hirap na hirap ako. Gustong-gusto ko nang gumaling. Ikaw lang ba? Hindi lang tulo ang sakit natin. Baka may AIDS na tayo. Kaya magpupunta na ako sa kanya. Diyan ka na, pare. Aray ko. Pare Adong, sandali lang. Hintayin mo ko. Pare! May visit ka. Iniwanan mo ako rito. Hintay! Salamat sa'yo, Darwina. Tinutulungan mo ako. Ay, nako. Walang anuman yun, Pastor. Matanong lang kita, Darwina. Oh. Bakit ka mo wala ka pang karelasyon? Bakit hindi ka nakipagrelasyon? Ha? Ay, nako. Pastor naman, mahabang kwento. Kung hihilingin ko sa yung ikwento mo sa akin ang dahilan kung bakit wala kang karelasyon. Ha? Eh kung kasi, masalimuot ang aking nakaraan, Pastor. Kahit gaano man kasalimuot, huwag kang mag-alala.
Nandito lang ako para damayan ka. Ha? Pastor, bakit mo ako tinititingnan ng ganyan? Darwina, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong na love at first sight ako sa iyo? Pastor, umiibig ka sa isang katulad ko? Ang kamay ko, Pastor! Ang kamay ko! Mahal kita, Darwina. Mahal na mahal kita. Pastor! Ano kaya ang magiging papel ni Pastor kay Darwina? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!